Hello! Welcome muli sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Red Panda, na ipinalabas sa taong 2022. Bago tayo magsimula ay mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share sa ating channel. Tara na at simulan na natin. Sa taong 2002, ang 13 taong gulang na si Melan O'May ay isang batang Chinese-Canadian na nakatira sa Toronto. Tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang negosyo sa templo at nakatuon sila sa kanilang ninuno. Papasok si May sa kanyang eskwelahan, at ito ang kanya mga kaibigang babae na sina Miriam, Priya at Abby. Gustong-gusto nila ang boyband na Four Town. Si May ay masipag mag-aral dahil ayaw niyang bigwan ang kanyang ina at gusto niyang ipagmalaki siya. Pagkatapos ng klase, nadaanan nila ang isang convenience store at gustong-gusto nilang pagmasdan ang lalaking kaero doon. Ngunit mas gusto pa rin ni May ang mga lalaking miyembro na Four Town. Sinabi naman ni Priya na may bayad ang makita sila, ang kahirong lalaki na si Devon ay nandoon lang at libre pa. Nang makauwi na si May, kinamusta siya ng nanay niya na si Min, pati na rin ang pag-aaral nito. Agad naman pinakita ni May ang mataas na resulta ng kanyang mga pagsusulit, naging masaya ang kanya ina at pinagmamalaki siya nito. Pagkatapos ng klase, halos araw-araw ni May tinutulungan ang kanyang ina sa kanilang templo dahil dito lamang sila nabubuhay. Sa bawat pumupuntang mga tao sa templo ay ikinwento ni Ming ang tungkol sa mga ninuno nila at ang higit sa lahat ay ang tungkol sa Red Panda. Habang nakikinig ng music si May, ginuhit niya si Devon at hindi niya namamalayan na gusto na niya ito. Sa pagguhit niya biglang kumindat ito. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang kama at ginuhit niya muli si Devon kasama siya. Hindi na niya mapigilan na iguhit pa ito ng napakarami sa kanyang kwaderno. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto niya at napansin nito ang kwaderno sa sahig. Kinuha niya ito at hindi siya makapaniwala na maraming iginuhit si May tungkol kay Devon. Dito na nakilala ng ina niya na ang lalaking si Devon ay nagtratrabaho sa convenience store na Daisy Mart. Agad na pinuntahan ng ina ni May si Devon, binyantaan niya ito na ipapapulas niya kung hindi niya titigilan si May. Inilabas ng ina nito ang mga iginuhit niya at ipinakita kay Devon. Pinagtatawanan siya ni Tyler at ang iba pa, nagtataka naman si Devon sa nakita niyang mga iginuhit ni May tungkol sa kanya. Umalis sila at hiyang-hiya si May sa ginawa ng kanyang ina. Sa kwarto niya, galit si May sa kanyang sarili dahil sa iginuhit nito, sinabi niya na hindi na iyon mauulit. Habang natutulog, nanaginip si May ng hindi maganda at sa patuloy niyang panaginip, nakita niya ang larawan ng kanyang ninuno sa templo at lumabas doon ang espiritu ng Red Panda. Kinabukasan, nang makita ni May ang sarili ay napasigaw siya dahil bigla na lamang siyang naging Red Panda. Tinago niya sa kanyang magulang ang nangyari sa kanya at inakala ng ina nito na siya ay nagkaroon na ng dalaw, kaya nagdala ito ng mga napkins para ibigay kay May. Bumalik siya sa kwarto niya at pinilit niyang muli matulog na inaakala niya na ito ay isang panaginip. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili niya, at napansin niya na nawawala ang pagiging Red Panda niya tuwing siya ay kalmado. Nagbago na rin ang kulay ng buhok niya at naging pula ito. Sa eskwelahan, nakita ni May ang mga nakadikit sa mga locker nila na mga iginuhit niya tungkol kay Devon. Pinagtatawanan siya ni Tyler at siya ang nagdikit ng mga iyon. Sa galit niya kay Tyler tumaas muli ang emosyon sanhi ng paglabas ng bahagi ng isang Red Panda. Agad siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan para pumasok sa classroom nila. Tinanong siya ni Miriam kung ano ang nangyayari sa kanya dahil napapansin nila na kakaiba ang kinikilos nito. Nakita niya ang nanay niya mula sa puno sa labas at nakamasid ito sa kanya. Nakita ng gwardya ang ina nito at pinapaalis siya dito. Dahil sa ginawang pakikipagtalo ng ina niya ay napansin na rin ng mga iba pang mga estudyante ang nangyayari sa labas. Hiyang-hiya si May sa ginagawa ng kanyang ina. Pinigilan ng gwardya ang ina nito. Tinatawag niya si May at dala nito ang nakalimutan nitong napkin niya. Sa hiya ay agad na nagbago ang anyo niya, naglabas ito ng pink na usok at naging Red Panda siya. Nakita naman siya ng ina nito at agad na umalis si May. Nang makauwi si May, naabutan siya ng nanay nito na umiyak sa kwarto niya. Dumating rin ang ama niya at hindi nila inaasahan na maagang mangyayari ang pagiging Red Panda niya. Sinabi ng ama niya na kailangan ng malaman ni May ang lahat tungkol sa pamilya nila. Dito nga ay ikinwento ng ina niya ang nangyari sa panahon ng kanilang ninuno na si Sun Yi. Sa panahon ng digmaan na ubos halos lahat ang kalalakihan na sundalo, si Sun Yi ay humingi ng tulong sa Diyos upang maprotektahan niya ang kanyang mga anak sa mga kalaban. Isang gabi, at sa mapulang buwan binigay ng Diyos ang kahilingan nito sa kanya.
Binigyan siya ng abilidad na maging isang malaking red panda sa pamamagitan ng kanyang emosyon upang protektahan at labanan ang mga kalaban. Nagawa niyang ubusin ang mga kalaban at nailigtas niya ang mga anak niya sa kapahamakan, si Sun Yi ay ipinasa ang kanyang abilidad sa kanyang mga anak at hanggang sa ngayon. Galit na galit at sinisi ni Mei ang kanilang ninuno na si Sun Yi dahil ito ang dahilan kung bakit ito nangyari sa kanya, kumalma lang si Mei nang sinabi ng kanyang ina na mayroong solusyon upang mawala ito sa kanya. Pinagtapat ng ina niya na naging red panda din siya dati at nalagpasan niya iyon. Ang kailangan lang ay gumawa sila ng ritual sa araw ng pulang buwan at kailangan rin nilang ikulong ang espiritu ng red panda sa kwintas. Ngunit ang malakas na emosyon ay maaring palabasin ang red panda sa katawan niya, at iyon ang magiging dahilan upang mahirapan silang ikulong ang espiritu ng red panda. May isang pagkakataon lang si Mei upang maalis ito sa kanya at kailangan niyang hindi mabigo dahil hindi siya makakalaya sa espiritu ng red panda. Kinabukasan, pilit pa rin na inaalis ni Mei ang bawat parte ng red panda na lumalabas sa katawan niya. Maya-maya ay binisita siya ng kanyang mga kaibigan at tinatawag siya mula sa bintana ng kwarto niya. Pinapaalis niya ang mga ito dahil ayaw niyang makita siya ng mga kaibigan niya. Ngunit nang sinabi ni Abby na magko-concert ang Four Town sa Toronto ay biglang nagpakita siya sa kanila dahil sa pananabik. Nagulantang naman ang mga kaibigan niya sa kanya. Agad na kinuha niya ang mga ito at pinasok sa loob ng kanyang silid. Sinabi niya na huminahon sila dahil siya si Mei. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan nito sa kanya, tinanong naman siya ni Miriam kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman niya na napasa ito sa kanya ng kanyang ina ngunit hindi niya alam kung bakit, naiyak na sinabi ni Mei na ayaw niya na naging ganun siya, pumunta na lang sila sa concert ng Four Town nang wala siya. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Mei, nilapitan siya ng mga kaibigan niya at pinagaan ang nararamdaman nito, pagkatapos ay muling bumalik ang pagiging tao niya. Nagandahan sila nang makita nila ang buhok ni Mei. Napansin ni Mei na kalmado na siya at parang may kakaibang ginawa ang mga kaibigan niya sa kanya, sinabi ni Miriam na dahil ito sa kanilang pagmamahalan. Sa tingin ni Mei ay kaya na niyang kontrolin ang pagiging red panda niya. Kaya inalok na siya na sumama sa concert ng Four Town at magpapaalam sila ngayong gabi sa kanilang mga magulang. Subalit, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa pagpunta nila sa concert ng Four Town, nangangamba si Mei dahil baka bumalik bigla ang pagiging red panda niya. Kinagabihan, sinubok siya ng magulang niya kung kaya na ba talaga kontrolin ang emosyon niya. Pinakita nila ang mga larawan at pati na rin ang mga cute na pusa sa harap niya. Pinigilan niya ang sariling kahit pa nakapaligid ang mga pusa sa kanya, inisip niya ang mga kaibigan niya upang mapigilan ang pagtaas ng emosyon niya, gulat at mangha ang magulang niya sa pagsubok na ibinigay sa kanya. Sinubukan niyang magpaalam sa magulang niya sa concert, ngunit hindi pumayag ang nanay niya kailangan ay maging kalmado siya sa eskwelahan at sa bahay, dahil baka biglang lumabas ang red panda sa kanya, nangako naman si Mei na kaya na niyang pigilan ang pagiging red panda. Subalit, walang tiwala ang nanay niya sa Four Town. Maya-maya ay tumawag ang ina ni Ming tungkol kay Mei, sinabi ni Ming na kaya niyang gawin ang ritual ng mag-isa, subalit nag-aalala ang lola ni Mei sa kalagayan nito kaya ipapatawag niya ang mga kapatid ni Ming upang papuntahin ang mga ito sa kanila at para din tulungan si Ming sa ritual na gagawin nila. Kinabukasan, naiinis si Mei dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ina, subalit napagpas siya nila na tutuloy sila sa pagpunta ng concert ng Four Town. Ang problema lang ay paano sila makakakuha ng pangbili ng tiket nila. Pinalabas ni Mei ang red panda dahil gustong may akap ni Abby ang malambot nitong balahibo para makapag-isip siya ng maayos sa kung papaano sila makakakuha ng pera. Natulala naman ang iba pang mga estudyante nang makita si Mei sa anyong red panda, ganun paman mabilis din nila ito nagustuhan dahil sa cute nitong itsura, at handa silang magbigay ng pera may akap lang ito. Dito na nila naisip na pagkakitaan ang pagiging red panda niya. Ginawa nila ang lahat makalikom lang ng pera, subalit naiinis si Mei dahil kulang pa ang kinita nila pambili ng tiket at malapit nang ganapin ang concert ng Four Town. Nakipag-usap si Tyler kay Mei tungkol sa gaganapin nitong kaarawan, at hindi nito sasabihin sa kanyang ina na nagpapalitan niyo siya bilang red panda sa eskwelahan nila. Kailangan ni Tyler na pumunta si Mei sa kaarawan niya bilang isang red panda. Sinabi naman ni Mei na kailangan siyang bayaran sa pagpunta niya agad namang sumang-ayon si Tyler sa halagang binanggit ni Mei. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ng mga kaibigan niya, pupunta sila sa kaarawan ni Tyler at babayaran siya nito na kukumpleto sa pambili nila ng tiket, ngunit nag-aalinlangan sila dahil hindi nila ito kaibigan at baka magalit ang ina nito.
Dito nga ay nakapagpas siya na si May na tatanggapin niya ang inaalok ni Tyler. Kinahapunan, habang papalas si May papunta sa bahay nila Miriam, dumating naman ang mga tita nito kasama ang lola niya dahil sa gaganaping ritual sa kanya. Naiinis na si Tyler dahil hindi pa pumupunta si May sa bahay nila. Kinausap si May ng kanyang lola, nagbigay ito ng babala sa kanya dahil alam nito kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ng lola niya sa tuwing pinapalabas niya ang panda ay mas lalong nagiging malakas ito at pwede itong mantili sa anyo niya at ang ritual ay masisira. Pumunta si May sa kaarawan nito subalit suot nito ang red panda na costume. Nagalit naman si Tyler kay May dahil hindi yun ang gusto nilang makita kundi ang red panda na napagkasunduan nila. Dahil sa awa ni May sa mga kaibigan niya tungkol sa pagpunta nila sa concert, pinalabas muli ni May ang red panda sa katawan niya. Dito nga ay nagsaya sila ng matindi sa kaarawan ni Tyler, ginawa lahat ni May mapasaya lang ang mga kaibigan niya. Sa silid ni May, natagpuan ng ina niya ang mga bagay na may red panda at nakita rin niya ang isang papel na kaarawan ni Tyler. Takot na takot ang ina nito sa mga bagay na nakita niya. Sa masayang usapan nila, narinig nila sa radyo ang araw ng concert ng Four Town at nalaman nila na pareho ang araw ng concert at ang ritual na gaganapin. Agad na tumaas ang emosyon ni May na humantong sa galit niya. Tinawag siya ni Tyler dahil kailangan pa nilang magsaya kasama ang Red Panda, dahil sa mga masasamang sinabi ni Tyler sa pamilya ni May, galit na sinugod niya si Tyler na humantong sa pananakit nito. Dumating naman ang ina nito upang pakalmayan si May, natakot ang mga bata sa ginawa ni May sa kaarawan ni Tyler. Humingi ng tawad ang ina niya sa magulang ni Tyler. Pinagsabihan sila ng ina ni May tungkol sa nangyari at sinabi nito na ginamit lang nila si May. Sa ilalim ng pulang buwan, ginawa nila ang ritual sa paghihiwalay ng espiritu ng Red Panda sa katawan ni May. Napunta si May sa isang lugar na tahimik at nakita niya doon si Sun Yi. Naglabas si Sun Yi ng isang lagusang salamin kung saan dadaan si May upang mahiwalay ang espiritu ng Red Panda sa katawan niya. Subalit sa hindi kadahilanan, pinili ni May na hindi maalis ang Red Panda sa katawan niya. Nasira ang ritual sa ginawa ni May, naging masaya siya na hindi nawala ang Red Panda kanya. Sinabi niya sa ina niya na hindi na niya aalisin ang Red Panda sa buhay niya. Pilit siyang pinipigilan ng pamilya niya sa pag-alis papuntang concert ng Four Town. Sa lakas niya ay walang nagawa ang mga ito sa kanya, dahil sa ginawa ni May nasira ang selyo ng kwintas ng nanay niya. Sa pagsaway ni May sa kanyang ina, nasira na ng tuluyan ang selyo ng kwintas nito dahil sa galit niya, lumabas ang espiritu ng Red Panda sa kwintas ng ina ni May at bumalik ito sa katawan niya. Sa concert, humingi ng tawad si May sa mga kaibigan dahil sa ginawa nitong pang-iiwan niya. Hindi naman siya natiis nila at agad silang nagyakapan. Habang nagsasaya sila sa panunood sa Four Town, nagpakita ang isang higanteng Red Panda na tinatawag ang pangalan ni May, at ito ang kanyang ina. Nagkagulo sa loob ng stadium at sinira nito ang lugar, dahil sa takot mabilis na nagsitakbuhan ang mga taong nanonood. Kinuha ng ina niya si May, habang hawak siya ay nagpalitan niyo rin siya, agad na kinagat niya ang kamay ng ina na agad din nabitawan siya. Dito na sinabi ni May ang totoong mga gusto niya sa kanyang ina at mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa mga sinabi ni May, galit na galit ito, habang nagbibigay atensyon si May sa kanyang ina ay naghanda na sila ng gagawing ritual upang mawala ang Red Panda sa katawan nito. Kalaunan, napabagsak ni May ang kanyang ina sa ginawang pagbangga gamit ang kanyang mukha. Malapit nang mawala ang pulang buwan, subalit ang ina ni May ay wala sa bilog na ginawa ng kanyang ama. Hinila niya ito subalit hindi nito kaya dahil sa bigat niya. Dito na napagpas siya ng lola niya na magpalat-anyo ito upang tulungan si May. Maya-maya lang ay tumulong na rin ang kanyang mga tita sa paghila. Nang mailagay na nila sa bilog ay agad silang kumanta at sinabayan rin sila ng mga kaibigan niya at ng Four Town ipang tulungan sila May. Nagliwanag ang bilog kasabay ng malakas na liwanag patungo sa kalangitan. Habang nagaganap ang ritual ay lumutang sila. Dito nga ay napunta muli si May sa kawayanan, nakita niya ang batang nanay niya na umiyak. Narinig ni May na humingi ng tawad ang kanyang ina at sinabi nito na kasalanan niya ang lahat dahil nasaktan niya ang kanyang ina. Sinabi pa nito na hindi niya nakontrol ang galit niya, at hindi naging sapat ang pagsunod niya sa kanyang ina at sa kahit na sino. Nalungkot si May sa kanyang narinig dahil parehas sila ng nararamdaman. Dito nga ay nagkita sila, humingi ng tawad ang ina ni May sa lola niya. Sinabi naman ng lola niya na hindi nito kailangan humingi ng tawad dahil siya ang ina nito.
Isa-isa silang tumawid sa salamin na naghihiwalay ng espiritu ng Red Panda sa katawan nila. Pinili ni Mei na magpaiwan dahil ito ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Humingi din ng tawad ang ina nito sa kanya dahil sa paghihigpit nito sa mga bagay na gusto niyang gawin. Dito na napagpas siya ng ina niya na hindi na nito pipigilan si Mei sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Nang maglaho ang salamin ng naghihiwalay ng espiritu ng Red Panda sa katawan, ay nagpakita si Sun Yi sa kanya at dinala siya nito sa kalangitan at tinitignan nila ang buwan. Sa templo, nagpatuloy sa buhay si Mei at pinili niyang manatili ang Red Panda sa katawan niya, at naging masaya naman ang kanyang ina. Mas lalo pang dumami ang mga pumupunta sa templo dahil na rin sa pagpapalitan niyo ni Mei. Dito na nagtatapos ang pelikula, kung nagustuhan ninyo ay maari mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.